Sa muli-muli po, isang mapagpala at mabiyayang pagbati sa inyong lahat. Sinasabi po na ang mga Kristiyano ay mga tao ng banal na aklat. Ngunit ang kabanalan at tunay na kapangyarihan nito ay wala sa naturang aklat o ng libro sa kaniyang pisikal o material na kaanyuhan kundi sa mga mismong mga salita ng Diyos na pumapaloob nito at pinatotohanan ng tao sa kaniyang pang-araw-araw na pamumuhay bilang mananampalataya at totoong tagapagsunod ni Kristo. Pinaniniwalaan natin na ang banal na kasulatan ay galing o inusal mismo mula sa bibig ng Diyos. Ngunit walang kabuluhan ang kabanalan at kahalagahan nito kung ito ay nasa pitak lamang ng ating mga aparador o naaalikabukan lamang sa ating mga aklatan. Nararapat po nating patutuhanan at susugan ang kapangyarihan nito sa ating mga pamumuhay. Ang malaking hamon po sa bawat isa sa atin ay kung papaano nga natin ito paniniwalaan ng lubusan at hanggang saang abot natin itong pinangangatawanan. Narito po ang ating tatalakayin sa linggong ito at sa mga darating pang mga linggo. Una po, Inspiration of Scripture. Pangalawa po, 2 Implicit Points. At ang ikatlo po, Because Scripture is from God, it is therefore profitable. At ang panghuli o ikaapat po, Ultimate Result and Applications. Number 1, Inspiration of Scripture. Mayroong kaguluhan sa Efesos. Ang propesiya ni Pablo sa mga gawa 21 ay nagkatotoo. Ang pamunuan ng ekklesia roon ay naging masama. Ang mga lobo o wolves ay sumasalakay sa hanay ng mga tupa. Ang mga ito ay pinasimunuan ng mga elders at erehe ang kanilang mga katuruan o pawang mga kamalian. Kaya isinugo ni Pablo si Timoteo patungong Efesos upang harapin ang naturang mga suliranin at siyang mamamagitan sa kanilang mga kaguluhan. Kalaunan isinulat ni Pablo ang kaniyang unang liham kay Timoteo upang bigyan siya ng mga mahalagang gabay ng tamang katuruan at dagdag pang mga habilin sa kaniyang ikalawang sulat sa kaniya. At upang higit pa siyang makatulong sa mga problema ng Efesos, pinakiusapan ni Pablo si Timoteo na dalawin siya sa kaniyang piitan doon sa Roma. Sa kalagitnaan po ng ikalawang liham niya sa 2 Timothy sa kapitulo 3 o chapter 3, isinaad ni Pablo ang pagiging makadiyos ni Timoteo sa kaniyang pamumuhay. Wika niya sa 2 Timothy 3:14-17. But as for you, continue in what you have learned and have firmly believed, knowing from whom you learned it, and how from childhood you have been acquainted with the sacred writings, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be competent, equipped for every good work. Magandang balita, Biblia, 2nd edition. Ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga aral na natutunan mo at matibay mong pinaniniwalaan, sapagkat kilala mo ang mga nagturo nito sa iyo. Mula pa sa pagkabata ay alam mong ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus.
Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Sa kalagitnaan man ng mga sigalot o mga kaguluhan at sa kalagitnaan ng lahat ng mga nangyayaring maling katuruan, pinalalakas ni Pablo ang kalooban ni Timoteo na maging matatag sa pagkapit sa banal na kasulatan na kaniyang natutunan at gawin itong sentro sa pagtupad niya sa gawain ng Panginoon. Sa talatang 16 po ay ang tinaguriang pangunahing pagsasaad ng Doctrine of Inspiration na siyang ating pinaniniwalaan. Ito rin po ang siyang ating tatalakayin sa oras na ito. Himay-himayin po natin ang ilang mga mahalagang kataga na isiniad ni Pablo upang higit pa nating malalimang maunawaan at mapatotohanan ang kahalagahan ng banal na salita ng Diyos. A. All. Ang lahat ng kasulatan ay kinasiya ng Diyos. Ang lahat ng banal na kasulatan. Ang lahat ng nakasaad o nakasulat sa mga aklat ng Biblia. Sa umpisa hanggang sa dulo nito ay nagmula sa bibig ng Diyos. Iyan po ang doktrina ng inspirasyon. Kung sinasabi nga po nating lahat ng banal na kasulatan ay mula sa Diyos, sakop po nito ang mga bahagi na madaling paniwalaan at maging mga bahaging mahirap paniwalaan o isakatuparan. Mayroon pong mga bahagi sa Biblia na madali lamang nating paniwalaan at tanggapin bilang makatotohanan. Yaon po ang patungkol sa mga bagay na tayo'y mahal ng Diyos, na tayo ay kinakalinga ng Diyos, na ang kaniyang pag-ibig sa sanlibutan ay wagas at ang kaniyang habag at biyaya ay higit na dakila. Iyan nga po ang mga madadaling bahagi sa Biblia na madali lamang nating paniwalaan na galing sa Diyos. Ngunit kapag kasinasabi nating ang lahat, nangangahulugan po nito na wala rin tayong itatangi o isasantabi kasama po ng mga mahihirap na bahaging mahirap paniwalaan o tanggapin. Maari nga po na sa isang pagkakataon sa buhay natin na mahirap paniwalaan na ang isang Diyos ay nagmamalasakit sa bawat isa sa atin. Ngunit pinaniniwalaan nating ang banal na kasulatan ay mula sa Diyos. Lubhang napakarami din pong mga bagay sa salita ng Diyos na nakasaad sa Biblia na napakahirap paniwalaan katulad ng mga kaisipan na mistulang taliwas sa siyensya o baging ng kasaysayan. Mahirap paniwalaan ang mga bagay na mukhang taliwas sa mga katuroang ating natutunan sa ating mga paaralan. Mahirap paniwalaan na tayo'y mga nilalang lamang ng Diyos at siya ang dakilang may lika ng buong sanlibutan at buong kalawakan, samantalang ang itinuturo sa ating mga paaralan at mga araling agham ay mistulang sumasalungat rito. Mahirap pong paniwalaan ng Diyos ay makapangyarihan sa lahat at naroroon siya upang isagawa sa atin ang kaniyang kabutihan sa kalagitnaan man ng kasamaan ng mundo at matinding kahirapang ating nararanasan. Mahirap paniwalaan na mayroong isang Diyos sa panahon ng pandemya na may kakayanan at kapangyarihang sugpuin at magbigay ng kagalingan sa anumang uri ng mga karamdaman. Mahirap paniwalaan at tanggapin ang katotohanang dalawang kasarian lamang ang ginawa ng Diyos sa ating sanlibutan at tayo'y may kani-kaniyang mga mahalagang ginagampanan
at dapat na may sakatuparan sa ating kapwa, na walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang dahil tayo ay may pananagutan sa isa't isa. Marahil madali nga lang po nating paniwalaan at tanggapin ang mga bagay na sadyang pumapabor sa ating mga kasalukuyang kinalalagyan. Ngunit mahirap po kapag ka ito ay sumasalungat sa ating mga kagustuhan at pansariling kaligayahan. Ilan lamang po iyan sa mga mahihirap paniwalaan mula sa banal na salita ng Diyos. Ngunit kailangan at dapat lamang natin itong paniwalaan at patotohanan sa ating mga buhay, di po ba? B. Scripture. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Ano nga po ba ang ibig sabihin ni Pablo ng salitang kasulatan? Mukha po itong di malinaw sa mga umpisang pangungusap ni Pablo. Ngunit sa verse 15 po, siya ay nagsasalita patungkol sa sagradong mga kasulatan o sacred writings na kanilang kinagisnan maging kay Timoteo nung siya ay bata pa. Ang ama ni Timoteo ay isang Griego, ngunit ang kaniyang ina at lola ay mga Hudyo kung kaya't siya ay pinalaki bilang isang mabuting batang Jewish. Kung kaya't ang tinutukoy ni Pablo na sacred writings ay nangangulugang kinikilala nating lumang tipanan o Old Testament sa ating kasalukuyang kapanahunan. Ngunit pansinin din po natin ang mga kasunod niyang mga pangungusap. Ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Iyan po mismo ang mensahe o mabuting balita patungkol kay Jesus. Iyan po ang mensahe ng kabuuhang gawain ng ating Panginoon na kaniyang itinagubilin sa kaniyang mga apostol at mga tagapagsunod. Iyan po ang testimonya ng ating kinikilalang bagong tipanan o New Testament sa panahong kasalukuyan. Sa makatuwid po ang luma at bagong tipanan ang siyang kabuuhan ng mga kalipunan ng mga aklat sa banal na salita ng Diyos. Nangangahulugan lamang na ang lahat ng kasulatang tinutukoy ni Pablo ay mula sa banal na salita ng Diyos. Ito ay kinasihan ng banal at makapangyarihang Diyos. C. Breath out by God. Sa English Standard Version po, ang ginamit na mga salita ay breath out by God. Sa ibang salin o lumang mga translation po, ito ay inspired by God, na ang kasulatang ito ay siyang kinasihan ng Diyos. Pero ano nga po ba ang ibig sabihin nito? Kahalintulad po ba ito ng isang bata na mahilig kay Voltes 5 at sa kaniyang pagkahilig ay pinupuno niya ng mga palamuti ang kaniyang kwarto ng mga posters ni Voltes 5? Mayroon siyang napakaraming koleksyon ng mga laruan at binabasa niya ang lahat ng mga comics at mga aklat patungkol kay Voltes 5. Pinapanood din niya ang lahat ng mga palabas o pelikula patungkol sa kaniya. Mahal niya si Voltes 5 at ito ang kaniyang inspirasyon. Pero hindi po ito ang ibig sabihin ni Pablo. At marahil minsan ang Griyegong salita ay walang katumbas sa Ingles o eksaktong Filipinong pananalita. Bilang isang manunulat, si Pablo ay mapanlikha sa kaniyang pagsusulat ng mga pangungusap at ang kaniyang salitang ginamit rito ay ang salitang Griego na theopneustos o hiningan ng Diyos. Wala pong ipinagkaiba dito ang isinaad ni Pedro sa kaniyang sulat sa 2 Peter 1 verses 20 to 21. Magandang Balita Biblia 2nd Edition. Higit sa lahat,
Unawain ninyong walang makakapagpaliwanag ng alinmang propesiya sa kasulatan sa sariling kakayahan, sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ibig lamang nilang sabihin na ito ay mula sa bibig ng Diyos. Ang Diyos mismo ang siyang nagsasabi nito sa kaniyang mga tauhan. Kaya sa ating kapanahunan, ito ay ang doctrine of inspiration, na kinasihan ng Diyos ang mga itinalaga niyang manunulat upang ihayag sa atin at buong sanlibutan ang kaniyang banal na salita. Magkaisa po tayo sa panalangin. O aming makapangyarihan at banal na Diyos, maraming salamat po sa aming mga natutunan sa araw na ito, na ang banal na salita na aming tinutunghayan maging sa aming kapanuhunan na binubuo ng lumang tipanan at bagong tipanan ay mula mismo sa inyong bibig. Ito po mismo ang inyong banal na salita na siyang kinasihan ninyo, at ang lahat ng mga sumulat nito ay inyong tunay na mga ginabayan. Kaya marapat lamang po na kami po ay panghawakan, hindi lamang paniwalaan, kundi amin po itong pangatawanan sa aming mga buhay. Wala po kayong itinatangi sa inyong mga salita, kaya nararapat lamang na ganoon din kami tumugon sa bawat mga kataga at pangungusap na aming mga natutunan mula sa inyo. Nararapat lamang na ihayag namin sa aming mga pang-araw-araw na pamumuhay ang bawat butil ng inyong mga salita. Ito po ang aming tunay na gabay sa aming paglakad sa inyong kaliwanagan. Ito po ang siyang panuntunan upang hindi po kami magkamali sa aming mga pag-iisip, sa aming mga pagsasalita, at maging sa aming pagsasagawa ng inyong mga layunin sa aming mga buhay. Ito po ang panuntunan upang kami nga po ay makapamuhay ng may kabanalan sa pamamagitan din ng paglukob ng banal na presensya ninyo sa aming mga kalagitnaan. Kaya maraming salamat po, O Diyos, at sa aming pagpapatuloy sa mga darating na linggo sa talakayang ito, hinihiling namin ang patuloy ninyong patnubay sa bawat isa sa amin. Hinihiling po namin ang patuloy ninyong pag-iingat upang ang anumang gawa ng kaaway ay hindi po magtatagumpay laban sa bawat isa sa amin. Kami po ay mananatiling matatag sa aming pananampalataya hanggang sa inyong pagdating ng agmuli. Ang lahat po ng mga ito ay pinasasalamatan namin. Patuloy na ikaw nawa ang siyang makita sa aming mga buhay. Ang ngalan mo ang higit na maihayag, at ang inyong kabanalan ang siyang aming nilalakaran. Pinabalik po namin ang aming katangi-tanging pasasalamat at pagdakila sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen at Amen. Hanggang sa muli po, mga minamahal na mga kapatid, sikapin ninyong mamuhay ng matuwid, makadiyos, may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis at kahinahunan. Ipaglaban ninyo ng puspusan ang pananampalataya. Panghawakan ninyong mabuti ang buhay na walang hanggan, dahil diyan tayo tinawag ng Diyos nang ipahayag natin sa harap ng maraming saksi ang ating pananalig kay Kristo. Naway sumainyong lahat ang kapayapaan at pag-ibig na may pananampalataya mula sa Diyos Ama
at sa paglukob ng banal na Espiritu. Ang biyaya naway sumain yung lahat na mayroong pag-ibig na di kumukupa sa ating Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen at Amen.